Yun yung mga tinatanong nila, bakit umaalis sa'yo? More or less, 11 years sa akin si Liza. So, nag-attempt ako ng... in-apply ko yung sarili ko na gusto ba mag-renew sa akin, anak? Ayoko subscribe na! Kasi bago ka naging YouTuber, bago ka nagkaroon ng mga acting workshops, bago ka naging mentor, manager ka, di ba? So, ang minanage mo, ang mga kilala-kilala, si Vice. Si Vice, ganda. Tapos si Liza. Sino ba minanage mo, Mama Odge, na super sikat? Si Aiko ngayon. Si Aiko Melendez, minamanage ko. Tapos si si Jobert Austria, tapos ngayon si Long Mejia, tapos yung iba pa, mga talents. So may X Factor kang hinahanap. Paano mo na-discover si Vice? Si Vice, ganda. Una kong naging kaibigan. Okay. So, nung ako ay madalas na nagpupunta ng punchline at laugh line, siya yung nakaset. Pag nakikita niya ako, ayan na pala yung aking future manager. Pero wala sa isip ko. Ano ba yun? Nahihiya actually ako. Kasi pakilala niya, ayan ang palang aking manager. Ayan po yung magiging manager ko. Ganun-ganun siya. Tapos, lalapit siya sa akin, Mama, kailan mo naman ako i-guest? Sabi niya, Mama, kailan mo ba ako i-manage? Kasi nandiyan na si Napokwang, si Poo, si Chocolate, si Gladys, si Kay Brosas. Kailan mo, handle mo na ako. Tapos, sabi ko, sige, subukan natin. Subukan, ha? Wala ka pa masyadong ano. Subukan natin. Kasi mahirap naman, hindi mo masasabi ko ano mangyayari bukas, di ba? So, syempre, ako, nagsisimula pa lang din naman ako bilang manager. Dahil kilala ako bilang TV host at writer. So, sinubukan namin. Ayun, nagtagumpay kami. Tuloy-tuloy. So, like, almost 5 years kami ni Vice. Ganda. So, yun yung mga tinatanong nila. Bakit umaalis sa'yo yung mga talents? Bakit pagkatapos ng contract, wala na sa'yo? Ganun talaga po. Diba? Wala namang permanente sa mundo. Ang importante lang na may maintain niya yung friendship. O, paano yun? Paano niyo nagagawa yun? Ha? Na walang tampuhan. Siyempre, nung una, ano kami ni Vice. May konti. Yung hindi kami nakikibuan. But every time makikita niya ako, siya unang lumalapit. Mama, hi Mama. Ganun lang. Pero hanggang sa eventually, na ano na namin, yung parang na... Na-miss namin isa't isa, kaya chikahan kami ng chikahan. Hanggang ngayon, pag may mga problema si Vice, kinukonsult niya sa akin. Na-maintain niyo yung friendship ninyo. Kasi nga, sabi ko lang, maliit lang ang mundo. I-elaborate mo pa yung ano, bakit ganun talaga? Pag dumating sa punta na hindi na ka nag-renew ulit. Yes, katulad si Liza Soberano. Liza Soberano. Ano nangyari kay Liza? Siyempre, nag-attempt ako. May 31, 2022, May 31 ba? Basta hindi May 32. May 31, nag-expire yung contract namin. 10 taon. So, more or less, 11 years sa akin si Liza. So, nag-attempt ako ng... in-apply ko yung sarili ko na gusto ba mag-renew sa akin, anak. Ayoko magkaroon ng kasalanan sa sarili ko na hindi ko tinry. So, nag-try ako. So, sabi ni Liza, meron siyang ibang direksyon na gusto naman niya. So, gusto niya mag-Hollywood. Anak, go lang. Sabi ko, kung sino man yung mag-manage sa'yo, okay lang ako. Basta kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Kasi hindi ko kakayanin yung Hollywood. Syempre, hindi naman ako parang butiki na yayakap sa poste na hindi ko kaya yakapin. Diba? So, go ahead with your dreams. Yung dream niya magkaroon ng kaya pala Hollywood. Siya napunta kay James Reid. Kay James Reid siya. Pero pag sa mga projects sa Pilipinas, sa kanya pa rin. Kasi hindi na ikaw. Hindi kayo involved doon. Tapos na yung contract. But, syempre, anak ko pa rin yan. Yun naman ang iniwan ko sa kanya. Basta pag may problema ka, anak, ano mo lang ako. Ba't mo tatapusin yung relasyon? Just unang-una, hindi naman naging masamang bata si Liza. Pangalawa, ang laki nang naitulong sa akin ni Liza. Pangatlo, pinagkakautangan ko ng loob si Liza dahil nabuhay ang anak ko dahil sa mga kinikita ko sa kanya. Yung aking bunso na si Miracle. So,
nagpa-arte ka pa ba? Mm-hmm. Di ba? Blessing na yun eh. Oo. Oo, tsaka ganun. And you're also a blessing to her. Yeah. Oo. Yun, eh. At tsaka sa panahon ngayon, pag ikaw nagtanim ng galit, ng tampo sa tao, kasalanan mo yun sa sarili mo. Ganda naman yan. Kasi pinili mong sumama ang loob. Yeah. Oo. Diba? Ikaw rin ang talo. Hindi ka lang manager. Hindi, gusto ko lang malaman. Nakilala mo si Vice. Yeah. Ano, parang buhay niya noon? Ano siya? Sa comedy bar. Comedy bar. Nagko-commute lang siya noon. Hindi, may kotse na si Vice. May kotse na, okay. Yung mga comedy, stand-up comedians, may mga kotse na, pero mga inuhulugan yun. Oh, okay. Yun pa yung time na nasa, kumbaga siya yung prime time diva. Si Vice. Sikat na siya noon sa, sa comedy. Sa comedy bar. Naalala ko siya nung may show pa tayo, di ba, sa morning show natin sa kabila. Si Vice, minsan siya nag-guest dun eh, di ba? Pero hindi pa siya siyempre super sikat na Vice ganda. Parang extra-extra lang siya noon. Pero ako laging, pag sinasabi nila, ikaw nagpasikat dyan. Hindi. Sila ang nagpasikat sa sarili nila. Kasi tulay lang ako. Pag nagkamali yan, at pag pumalpak yan, hindi ko naman pwedeng, ako na lang aarte ha, kasi medyo may sakit sila isa. Hindi pwedeng ganun. Sila talaga ang nakapronta dyan. So, sila ang dahilan kung bakit sila sumikat. Kasi pinagtrabahuhan nila yon. Hindi sila yung tutulog-tulog lang. Yung hindi yung porke marunong ka ng umarte ngayon bukas, ganun pa rin ang acting mo. Kasi ano naman, si Liza, paano mo siya na-discover? Nilapit sa akin si Liza. And yung katotohanan nun, nakapirma na siya sa GMA. Pero may grace period yung pinirmahan niya na 30 days kung gusto mo mag-back out. So after 30 days na hindi ka nag-back out, tuloy-tuloy yung kontrata mo sa GMA. Nakaka 2 weeks pa lang siya. Ay, habulin mo! Magpa-release tayo. Nagpa-release kami. Nagpa-release siya. Ito, nagpa-release siya. Doon ko siya. Yun yung day one. Naka-jackpot siya ng GMA sa kanya noon. No. Yan na lagi kong sinasabi. Depende yan sa paghahandle. Kunwari, Liza Soberana, hindi naman natin alam kung si Aling Maria na isa ring manager, mapapasikat din niya si Liza. Paano kung mismanaged si Liza noon. Paano kung mali ang direksyon na gusto nila para kay Liza? Hindi siya magiging Liza Soberano. So malaking bahagi talaga yung manager na hindi lang dapat commission ang kanyang hinahabol. Kundi, meron kang anak, inirim mo yan. Dapat alagaan mo, palakihin mo ng tama. Para, di ba, maging matagumpay at makaipon. So we wish her well. Sana yung Hollywood dreams niya ma-fulfill, Liza. With James managing you. Ito, pang-intriguing question. Pang-vlog talaga. Sino sa mga talents mo, kung meron man, yung lumaki yung ulo na hindi mo na makontrol, naging monster? Tigil mo lang utang na loob, hindi man lang nakakalala pang birthday. Pangalanan mo raw, Christmas. Sino yung nagkasungay? Alam mo, pag binanggit ko kung sino yun. Pag binanggit ko kung sino yun, parang last year lang ako nagsimula dito sa industry. Makakancel ka. Hindi. Ako naniniwala, iba-iba ugali ng mga tao. Ako manager, si Pedro na isang talent ko ay suplado. Yung isa naman mabait. Mm-hmm. Yung isa naman may topak. Mm-hmm. Yung isa naman may bisyo. Iba-iba yan. Mm-hmm. So imagine mo kung paano ko sila tinatrato isa-isa. Hindi si OGDS sa kailangan pakibagayan mo sila. Not necessarily tutularan mo sila. Kailangan humanap ka ng paraan kung paano mo mapaparandam sa kanila yung concern mo. Tsaka yung mali kayo. Kaya lagi kong sinasabi sa mga gusto mo ba ito talaga? Sure ka. Baka naiinggit ka lang sa mga artista. Baka kasi gusto mo lang din makakilala yung isang artista, kaya gusto mo makapenetrate. Fan lang pala. Importante, gusto ng puso mo. Kasi susunod yung pangarap mo pag gusto ng puso mo. Pero meron. Meron ka mga inaakala. Meron, Diyos ko. Diyos ko, meron pa nga akong naging talent na sinabi ko. Alam mo, meron ka pang sa akin. Kung tutuusin, kaya kong ipa-buy out sa'yo yung contract. Hindi ko gagawin. Kasi ayoko yung pagtalikod mo. Kung ano-ano sasabihin mo against me. Ngayon, at
Kasi kung tutuusin, pera ito eh. Uh-huh. Kaya ko ibenta commission sa iyo to ng 3 million. Uh-huh. Pero hindi ko gagawin. Okay, nasa industry pa ba yan? Sikat pa ba yan? Kaya sabi ko, sige, okay na. Pirmahan ko yung release. Release mo. Bulong mo. Go. Sino kaya yan? Pakitik sa akin. Go. So, ngayon, okay pa rin naman kami. Ah, okay, good. Okay pa rin naman kami. Ayun. O, wala naman kaming masamang tinapay. Uh-huh. Eh kasi ako, ewan ko, naniniwala kasi ako dun sa ano eh. Yung hindi sa karma. Yung karma talaga, normal na sinasabi ng tao. Yeah. Makakarma ka din. Hindi. Hindi. Baka din, ganun tayo tinadhana ng ano ng mundo na maghiwalay tayo pero hindi kita sisingilin. Bait talaga. Oh, si Liza talaga hindi ko pinakawalan. Kasi saka si Liza nung nakita mo siya kasi syempre may kontrata at saka iba usapan. Saka nung unang nakita pala niya si Liza, the fact na kinuha niya yung ano, pinagpatuloy niya yung contract sa kanya ni Liza. Is nakita mo talaga yung ano sa kanya, yung potential. Iba yun. Hindi, ano talaga yung bata. Alam mo, agad eh, nasisikat to eh. Tingnan mo naman ang narating niya. Alam mo, ang dami nagalit sa akin na hindi ko pinagbibigyan kasi hindi ko binibigay si Liza. Eh kasi ano yun, bahagi yun ng pagmamanage. Yung gusto ko manggigil si Tintin Bersola bago niya makuha si Liza. Dapat hindi masyado exposed. Hindi yung, Mars, baka pwede kong imbitahan si Liza. Tapos andyan na agad, ang dali naman palang. Mawawala yung value. Siyempre, isipin ni Tintin, Diyos ko, wala palang ginagawa si Liza. No? Ang bilis kong nahatak Diba? Bilang manager, ganun dapat. Yung medyo... Yung kahit ko lang ginagawa yung bata. Pakipot ng konti, no? Kahit ko lang ginagawa yung bata. Busy. Baka muna, ano magagawin ni Liza ngayon sa Hollywood? Meron ba siyang project doon? Kung may alam ka. Meron siyang project. Ano yung parang Frankenstein? Tuloy na yun. Liza Frankenstein. Super majors. Hollywood movie to, hindi to Filipino in Hollywood movie. May mga ganun kasi, di ba? Yung mga Pilipinang nagpo-produce. Kaya pag nagpo-produce si Liza, kita mo talaga yung masayang mukha niya. Dream niya talaga to. At the end of the day, importante pa rin masaya ang puso. That's true. Hindi dahil ipinilit mo lang sa kanila yung gawin mo yan, gawin mo yan. Tama. Diba? Dahil nga hindi lang kaibigan o manager si OG, mentor nga siya ng mga magiging sikat in the future na mga wannabe artista. Pero tingnan natin kung gaano ka-stricto itong si OG pagdating sa pag-mentor at sa actingan. Ay, naku, Diyos ko po. Ito na nga. Mami, may papakilala tayo sa kanya. Yes, at mami, papakilala kami maging artista. Na gusto namin pa-manage sa kanya. Pero dadaan muna sa tindi ng butas ng karayom kung talaga marunong siya marunong. Itetest siya ni OG Mamaya sa pagbalik po ng Julius. At Tintin para sa Pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino. Subscribe! 1, 2, 3, go, Mama OG, para sa mga gustong mag-artista. Ayun na nga, Mama Tintin. Diyos ko. And to po yung OG Des Acting Workshop. Ha? Pumunta po kayo sa fanpage namin, yung OGDS Acting Workshop, at mag-message po kayo doon. At malapit lang po kami within Quezon City. Ayaw pa ba? Yung 13 to and above, ayan po yung teens. Tapos yung sa kids naman ay 7 years old, hanggang below 13. Ayan, ako. Napakahuhusay po ng mga acting coaches natin dyan. At marami na pong nakilala sa showbiz na kapag artista dahil po sa aming OGDS Acting Workshop. Kaya... Gona, ano pa ba? Di pa?